Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa accounting cycle. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa financial statements. Actually, ang konsepto ng service business and merchandising business pertaining to financial statements ay magkatulad din naman. Kaya, kung gusto mo ng mas malalim na paliwanag patungkol sa kanyang konsepto, nasa description ng video lecture na ito ang sinasabi naming discussion. Okay? Sapagkat today, ipapakita lang natin kung ano yung kakaiba sa merchandising business as we prepare financial statements comparing with service business. Okay? Magsimula na tayo. Unang punto, parehas din naman sa service business and merchandising business yung pagkakasunod-sunod ng financial statements na ginagawa. Ang ibig kong sabihin, nagsisimula pa rin naman talaga sa comprehensive income statement. At pagtapos ka na, nag-move ka or tsaka mo gagawin yung statement of changes in owner's equity. At panghuli or pangatlo, yung statement of financial position. Okay? Ang gagawin natin, ipapakita natin isa-isa or ikukumpara natin sila. Okay? Yung merchandising at service business na mga financial statements. At magsimula tayo dito sa comprehensive income statement na basically, nandito yung kanyang high-level presentation. Basahin natin, nagsisimula sa net sales and then minaminus dun sa cost of sales in order to get gross income. Na basically, yan yung wala sa service business. Kasi natural, ang merchandising business is a buy and sell business. Na basically, meron kang binibenta, that's why there is a sale, at alam din naman natin na merong puhunan yun, that's why there is a cost. Hindi katulad ng service business, experience talaga ang ibinibigay mo. That's why dito, merong computation ng tinatawag na gross income, comparing with your sales and your cost. Na basically, meron din siyang detalye na gagawin natin ipakita ngayon. Okay? Dito muna tayo sa net sales. How do we compute for this one? Basically, nandito po yun. Okay? Nagsisimula tayo dun sa gross sales, yung benta mo na wala pang bawas. Actually, yun yung account title na sales pag gumagawa ka ng journal entries. Pero, hindi naman lahat ng ibinenta mo ay totoong na ibenta talaga. Kasi may mga pagkakataon na isinasauli sila. Or nagkakaroon ka ng allowance dahil nga defective din yung product. Or nagbibigay ka ng discount. Ang ibig ko sabihin, yung ibinenta mo yung amount doon, maaaring hindi siya yung pinang neto na totoong na i-provide mo doon sa mga customer mo. That's why minaminus yung tatlong contra revenue account. We have the sales discount, the sales return, and allowances. Okay? Kung sakaling na-total mo na sila, yan yung imaminus mo doon sa gross sales in order to arrive to the net sales. Kaya nga ang tawag ay net sales kasi ito yung totoo mong naibenta matapos tanggalin yung mga binenta mo sana kaso nawala pa, nasayang pa. Kasi nagbigay ka ng discount or isinauli sa'yo or nagkaroon ka ng allowance. So basically, yung amount dito, siya yung lumalabas dito sa ating net sales. Okay? And then afterwards, malamang meron nga siyang cost. At nandito yung kanyang presentation. Nakita niyo, sobrang haba niya. Okay? At nagsisimula yun sa inventory beginning. By the way, ang tawag sa kanya ay cost of sales or cost of goods sold or COGS, C-O-G-S. Okay? Kung mga yung puhunan nga ng ibinenta mo. Na basically sila yung inventory mo. Okay? Na malamang ang ibibenta mo nga, yung inventory mo nung simula. Di ba meron ka na dyan? Yung binilang mo last year, na malamang this year ibibenta mo. Kaya kasali yan dun sa computation ng cost of goods sold. Kumbaga, ito yung paninda mo nung simula tapos namili ka during the year. Kung lalagyan natin ang graphical presentation, kung ito yung time period, ito yung January 1 na inventory at malamang nabili ka din during the period, yan ang ngayong tinatawag na purchases. Okay? So ang punto, kailangan mo silang i-add. Yung paninda mo nung simula at saka yung binili mo during the year kasi malamang yan yung mga ibebenta mo. Okay? When we try to apply with our equation, yung ating computation, yung inventory beginning, ina-add natin yung tinatawag na net purchases. Yung mga pinagbibili mo during the year, pero net din. Kasi hindi rin naman lahat ng binili mo ay totoong nabili mo na nga. Kasi yung iba, maaaring naka-discount ka or isinauli mo or nagbigay ka ng allowance. Okay, ang ibig ko sabihin, yung net purchases ay meron ding composition. Okay? At nagsisimula yun dun sa purchases na nga. Basically, kung meron kang discount, tatanggalin yun.
Kung nagsauli ka at nagkaroon ka ng allowance, tatanggalin din. Sa madaling salita, yung kanyang related contra expense account ay dinededuct sa presentation. Hindi nga sila pwedeng maghiwa-hiwalay dahil sila magkakamag-anak. Isang buong pamilya sila. Tiyan mo yung sales, di ba? Tsaka itong net purchases. Okay? Na kahit worksheet, kahit financial statements, ganun talaga lagi silang magkakasama. Nga lang, ang kaibahan ng dalawa, itong si net purchases ay merong ampon. Okay? Meron siyang ampon separate in. Okay? So kahit iba ang pangalan niyan, automatically isasama mo siya. Okay? And actually, siya pa nga yung naka-plus kung sino pa yung ampon siya yung masunurin. Kasi nga katulad niya, yung kanyang nanay, yung purchases. Pero basically, okay, bakit ina-add talaga yan? Kasi ang freight in ay directly attributable cost. Meaning, may mga pagkakataon, ikaw yung nagbibili, ikaw yung bumibili, nagbabayad ka ng pamasahe doon. Okay? Hindi matutuloy yung transaction nang hindi mo dadalhin sa lugar mo. O therefore, kailangan yung pamasahe, okay? In order to bring the asset to its intended location, okay? That's why freight is cost. Inventoryable ko siya, sinasama. Dahil ka, hindi mo maibibenta yung produkto nang hindi mo dadalhin sa lugar mo. Yun yung logic mo noon. That's why, okay, siya po ay kasama ng net purchases. Hindi katulad ng freight out, hindi siya inampo ng sales. Wala din yung freight out. Wala. Kasi freight out is parang in order to generate sales, selling expenses siya. Ito naman kasi income talaga siya eh. Diba? Ito nga lang kasi income mo, nga lang hindi natuloy dahil nga nagka-discount sila uli whatsoever. Ang punto ko lang, yung freight in ang isinasama, ina-add, kahit iba ang pangalan yan, anak yan ng purchases, hindi katulad ng freight out that is not part of the net purchases nor the sales. Okay, yung freight-in lang, special mention. Okay, so much for that. Ang punto lang natin, okay, pag tinotal mo yung limang yan, ang tawag dyan ay net purchases. Okay? Yan yung mga binili mo during the period. Sa madaling salita, yan yung ibebenta mo. Ibebenta mo yung paninda mo nung simula at yung binili mo ngayon. Okay? Kaya ang tawag pag pinag-plus itong dalawa ay tigas. Or total goods available for sale. Sa Tagalog, sila yung mga paninda na maaari mong ibenta. Available for sale nga eh. So lahat yan pwede mong ibenta. Na basically, yung tigas na yan ang magiging dahilan kung bakit ka magkaka-sales. Kasi kung wala kang paninda, wala ka ng sales. Pero ang tanong, lahat ba ng tigas mo, lahat ng available for sale mo ba ay nabenta? Di ba hindi? Kasi merong natira. So malamang yun yung hindi nabenta. Yung natira yung tinatawag na inventory end. Na basically, nung nagbilang ka, nung end of the period, nung gumawa ka ng adjusting entries, nalaman mo nung binila mo, ito yung hindi nabenta. So sa madaling salita, ang ibig nating sabihin, ito yung available for sale. Yan yung paninda mo. Pero may hindi ka na ibenta dyan, kasi nga sila yung natira. Therefore, i-minus mo dahil hindi siya nabenta. Okay? Kaya therefore, yung tigas minus inventory end, ang tawag sa kanila, yun na nga yung cost of sales. Okay? At yun yung nilalagay natin dito. Parang siya yung puhunan nung mismong ibinenta mo. Okay? Isa pa, mas liwanagin pa natin. Kunwari, meron kang inventory isa nung simula. Namili ka ng 10, okay, during the period. Sa madaling salita, yung palinda mo nung simula at yung binili mong bago, 11 yun. Okay? Merong natira dalawa. Okay, what can you say? Kung natira dalawa, ilan ang nabenta? Malamang yung siyam na natitira. Therefore, that is the cost of sales na malamang ito ay may profit, ito yung puhunan. Kaya nga ang tawag, pag pinag-minus yung dalawa ay gross income. At again, wala niyan sa service business. Okay? Most of the time. Nandito lang tayo sa service, sa merchandising business siya lumalabas. Okay? At ngayon, may mga pagkakataon din naman na yung negosyo mo sumasideline. Ano ibig sabihin? Pwede pa rin magka-income yung business na hindi related dun sa central revenue producing activity mo. Okay? Example, nagbebenta ka ng banana queue kung naalala ninyo. Okay? Malamang yun yung sales mo. Malamang may puhunan nga yun. Okay? Pero paano kung may pagkakataon nagbenta ka ng kalan? Okay, na hindi mo naman palaging ginagawa or meron kang paupahan bukod dun sa mismong negosyo mo, ano ang tawag dun sa mga yun? Malamang other income, okay? Na i-add mo dun sa gross income mo para mapakita ito yung dahil sa central revenue producing activities at ito naman yung other. Therefore, pag in-add mo yung dalawa, ang tawag dun ay operating income na nga. Okay? Ngayon, we have to deduct the expenses.
Kumbaga, kung service business, ito yung dating revenue, tapos ito naman yung expenses, minaminus lang natin. Kaya nag-a-arrive tayo dun sa tinatawag na net income. Ngayon, mas liliwanagin natin itong preparation ng operating expenses or ng expenses. Kasi dati, hindi natin siya hinihiwa-hiwalay, basta inilalagay natin silang lahat. Ngayon, we will adhere with the presentation. Yung tinatawag na, we classify expenses based on their function. Ang ibig kong sabihin, yung mga expenses, hahatiin natin sa apat. We have the selling expenses, administrative expenses, other expenses, and finance costs. Okay? When we say selling expenses, those are expenses needed in order to generate the sales. Okay? Para daw magkaroon ng benta. Hindi siya part ng cost, kasi nga yun yung produkto mismo. Pero ginawa mo siya para makabenta. That's why it is called selling expense. Ang usual dito is yung advertisement. Okay? Kasi syempre, pag nag-advertise ka, okay, o kaya nagkaroon ka ng ahente, yung talagang taga-alok mo, malamang makakabenta ka. Ang kanilang expenses dun by function is to generate a sale. Kaya therefore, itong expenses na natin inilalagay lang natin kahit anong magkakasama, okay, hiwa-hiwalay natin sila dito sa apat. Yung related sa sales, therefore, selling expenses sila. Okay, so to generate sales. Ang other terminology ng selling expenses, you can also call that as distribution. Okay? Distribution costs. Ayan. So, parang ganon. And ito namang administrative expenses, related din siya doon sa business mo. Okay? Parang pagpapatak mo siya ng negosyo, pero hindi related sa pagbebenta. Okay? So, ang katulad niyan ay yung halimbawa, accountant. Kwento mo yung income. Okay? Kailangan ba siya para sumarap yung mismong produkto mo? Let's say, banana pew, di ba? Hindi. Pero kailangan siya para tumakbo yung negosyo. The answer is yes. Nung kwento ba yung, nung accountant yung income ng business, nagkaroon ba ng sales? Okay? Related ba yung sa pagbebenta? The answer is no. That's why ang tawag sa kanya ay administrative expenses. Okay? Kumbaga, those are expenses in order to manage the business. Not in order to generate sales or related dun sa product, but rather sa management siya. Kaya nga ang tawag ay administrative. Ang other term sa kanya is general. Okay? General expenses. So, pinaklasify natin sila. Okay? At yung iba pa, yung tinatawag na other expenses, kumbaga hindi sila part ng operation. Okay? Kasi actually, ang tamang tawag talaga dito, operating expenses and other expenses pa nga. Okay? Itong other expenses, sila yung mga gastos na hindi dapat mangyari, pero nangyari. Hindi sila kailangan, pero nangyari. Therefore, hindi siya related sa selling, hindi rin siya kailangan ng negosyo, hindi siya admin. Ang tawag sa kanila ay other expenses. Anong example niyan? Mga losses. Loss on fire, loss on flood. Bakit? Kailangan pang magkaroon ng masunugan ka or bahain ka para patakbuhin yung negosyo, di ba? Hindi. Pero kung sakaling nangyari yun, ang tawag sa kanila ay other expenses. Okay? And then yung isa pa, yung tinatawag namang finance costs, okay? Yun naman ay related sa financing in order to get money from somebody, okay? Halimbawa, nangutang ka sa bangko, malamang nagcha-charge sila ng interest. Therefore, ang tawag doon ay finance costs. Hindi siya sa pagmamanage ng business, hindi rin siya sa pagbebenta, but rather, in order to have funds, di ba? To have funds, therefore you pay expenses. Ang tawag sa kanila, finance cost naman. And other charges pa nga ng bangko. Okay, so we classify again, expenses by this four, di ba? Their function. At kung ano yung total ng mga yan, yan yung lumalabas dito sa operating expenses. Now, i-relate natin sa inyong pag-aaral. Okay, kasi in actual practice, in actual work, malamang malalaman mo kung ano siya, kung ano yung nature, di ba? Kung para saan talaga siya, kasi matitrace mo kung anong department yung naging dahilan ng expenses. Ngayon, pag nag-aaral tayo, okay, meron talagang mga expenses na automatic ay doon. Ang ibig kong sabihin, kung halimbawa nga, advertising expense, malamang automatic yan, selling yan. Okay? Ngayon, kung sakali namang admin, let's say nagkaroon ka ng bad debts expense, automatically, management ang nagdidesisyon ng pagkakaroon ng bad debts. Therefore, okay, dun talaga siya. Pero may mga item na kailangan nating i-allocate. Let's say, kunyari yung building mo, nag-depreciate. Depreciation expense, building. Ano siya? Okay?
Basically, may pagkakataon magbibigay yung problem ng allocation. Sasabihin niya, kunwari, 20% ay ino-occupy ng selling, 80% ina-occupy ng admin, therefore, yung mismong expense kailangan mong i-allocate. So, again and again, okay, may mga expenses na sadyang para doon. Pero may mga expenses na ina-allocate mo, depende dun sa given ng problem as you try to solve. Meron naman tayong problem solving patungkol dun, mas maunawaan nyo yung sinasabi ko. Pero ito na yung punto natin, ano, okay? May mga pagkakataon na walang sinabi yung problem kung para saan siya. At hindi mo pa pwedeng i-assume na automatically siya ay selling or admin. How do we treat for that? Anong gagawin natin doon? The answer, ang atin pong usapan, sila ay administrative expenses kung wala kang malamang information patungkol doon. That's how we assume. Okay? While there are these other expenses, mararamdaman mo naman yan kasi yung makikita mo, they are losses. So, ito na bang finance cost malamang related yan sa banko. Okay, so again and again, pag tinutal mo yan, yan po yung lalabas dito ng operating expenses. Okay? We classify them based on their function. And then afterwards, lalabas na tayo sa net income before tax. Comparing with service business, inassume natin, kunwari walang tax. Sa pagkakataong ito, hindi na ganun. May tax na. Kasi totoo naman talagang may tax ang mga negosyo eh. May income tax sila. That's why yung kikitain mo, yung net income mo after all of this, ay hindi lahat pupunta sa'yo. But rather, kukuha ng share ang gobyerno. Kasi ang sabi nila, binigyan ka namin ng karapatan na kumita, bayaran mo yun. Okay, yung tax ng kukunin nila. Sa madaling salita, yung net income before tax ay babawasan pa ng income tax expense na lumalabas, okay, dito sa topic na preparation of financial statements. Okay? Ngayon, itong taxation na to ay meron talaga siyang set of rulings. Okay? So, kailangan nyo munang matapos yung subject na income taxation para mas ma-appreciate kung paano to ginagawa. Pero for simplicity, okay? Pag may sinabi yung problem na merong tax, we will assume that the tax is 30%. Oh, pero again, maaaring iba talaga yan sa totoong buhay. Nga lang, we just assume 30% nung kikitain mo, yun yung tax rate na kukunin ng gobyerno. And again, kung ano yung matitira, ang tawag na dun ay net income after tax. At yan na talaga yung income na pupunta sa'yo. Okay, so again, that's how we prepare. Okay, the comprehensive income statement in merchandising business. Actually, yan yung kompleto. And actually, itong taxation na to, itong pagka-classify na to, applicable din siya sa service business and even other kinds of businesses. Only that, dito natin sa topic na fundamentals of accounting, ipinaliwanag lamang ay sa merchandising business. Okay, kasi nga ang accounting, unti-unti talaga siyang parang inire-reveal yung totoo niyang itsura. Mahirap ang binigla ka kaagad, di ba? Di nangayaw ka kaagad, ano, something like that. So moving on, that's how we prepare comprehensive income statement. Now, pagpunta sa statement of changes in owner's equity, wala na talaga halos pagkakaiba. Okay? Yun na rin mismo, you have to add the additional investment and profit. Kung sakaling may tax in this case, therefore, yun na yung i-add mo. And then you deduct withdrawal to get the ending capital balance. So ganun din, di ba? At pagdating naman sa statement of financial position, halos ganun din. Isa lang ang may iba. Ano po yun? Nagkaroon ng extra na asset. Nagkaroon ng isang asset na tinatawag na inventory. Yung ending. Okay? Kasi natural. Merchandising business tayo. Meron tayong paninda. Dapat talaga may lalabas na inventory as we prepare statement of financial position kung hindi mo naman lahat nga naibenta as of December 31. So I believe, okay, nakumpara na natin yung pagkakaiba ng merchandising business at service business. Kung gusto mong palikan yung pinakang konsepto, how we prepare financial statements, nandirito ulit yung lecture na sinasabi namin. Okay, at kung gusto mong pang may mas matutunan, nandito pa yung iba pa namin discussion pertaining to merchandising. Yun lamang at maraming salamat.